Alam niyo ba? Ituturo ko kung paano pababain. Tama ba? O paano i-unclog ang inyong arteries in a natural manner. Alam ko na yan. Walang medicine, nang walang drug. And you can do it sa bahay. Nabibili yan sa divisoria? Hindi. Abi. Oo! Ano? Yung plunger? So ano, tandaan nyo, dalawang klase ang cholesterol. The HDL and the LDL. The HDL is the high density lipoprotein. Yan po yung good cholesterol. And the LDL is the low density lipoprotein. Na yan naman po yung bad cholesterol. So Doc, kaya makikita nyo, sa blood chem nyo, may HDL, may LDL. Tapos may nakasulat, total cholesterol, ilan ba yung high, ilan ba yung low. So Doc, hindi ibig sabihin pag may cholesterol masama. Oo, akala nyo, porkit cholesterol masama agad. Hindi. May good cholesterol. And bad cholesterol. Okay. So tatlo po ang tip na pwede ko ibigay. Are you ready? Okay. Paano bababa ang ating cholesterol? Una, ang pinakasikat at tinatangkilit ng ating mga Filipino, ang garlic. Paggamit bawang. Ng bawang araw-araw. So, mas maganda kung kaya mong lumunok ng raw. Kung kaya mo. Kung kaya mo. Kung kaya nga eh. Kung kaya. Kung kaya. Baba! Hindi naman sinabi kaya nyo. Kaya lang. Three to four cloves. Yung gano'n lang. Hindi gano'n. Per day. Raw. Lulunokin. Ibig sabihin, iinumin. Parang tableta. Or kung hindi mo naman kaya yon, pwede mo yung tatarin at isama. Ha? Akong inunguyake ko eh. Eh, congratulations. Pasalita. Very good na, very good. So dahil ang garlic ay may kapasidad na maglusaw ng mga nakabara sa arterial walls natin. Tandaan nyo yung arteries natin. Sabi natin yan. Smooth na smooth yung loob niyan para yung dugo natin makakadaloy sa kanya ng smooth. Pero as we grow older, totoo to, at wrong yung food intake, aminin na natin kung ano lang yung nakahain yan yung kakainin natin. Wala tayong nutritionist sa bahay. Walang ganun. Wala tayong sinusunod na balanced diet. Kung ano ang nakahain, yan yun. Tapos. Right? So, habang tumatanda, may mga food na hindi nyo masyadong natadigest. Specifically, oily foods. Na kung saan yung oil na yun, pag hindi digested properly, tumitigas, dumidikit sa arterial wall. Yun yung nagkaklag. At habang tumatagal po yun, tumatagal, kumakapal. So malinaw, pag makapal ang arterial wall, walang proper blood circulation. Masikip yung dalo yan. Parang hose, di ba? Yung hose ng tubig. Pag tinupi mong ganun, malina na yung labas ng tubig dun. Yes, may kasi, pressure na. Yes, hindi makadaloy. Hindi normal. Maintindihan. Doon nagsimula yung high blood. Kasi dahil hindi makadaloy ng maayos yung dugo, ang namamahala ng circulatory system ay ang ating puso. So sabi ni puso, ba't kaya hindi nakakarating? Gawin natin sample. Yan. So ito yung arterial wall. Pag nagbara na rito, maliit ang dalo yan. So hindi nakakarating dito sa lugar na to yung tamang daloy ng dugo. Wait. Ito po yung clog. So dapat maluwag. So okay ang traffic. Nagbara. May nasiraan. So, traffic ngayon yan. Tama. Makikita ngayon ng puso, hindi nakakarating dito yung tamang daloy ng dugo. So, titibok si puso mo ng more than sa usual niyang tibok. Magdadagdag siya ng tibok. So, pag nagdagdag siya ng tibok, tataas yung pressure. Itutulak niya. Teka lang, kulang siguro ako sa pressure. Itutulak niya ngayon yung dugo. E kaso, barado nga. So, tinulak niya, titibok, tinutulak, tumataas ngayon yung pressure niya. Kaya ang tawag, high blood pressure. Nagigets na. Dahil barado. So, dahil high blood ka, bibigyan ka ngayon ng vasodilators. Beta blockers. Yan yung
Catapress, low sartan, lodipin, pedipin, calci block, medium block, mono block, halo block. Pag sa lahat ng may block, pwede yan. Ang trabaho po nun, vasodilator. Vaso means veins. Dilator means to dilate, to open. So, veins, ugat. Okay? Pag to dilate, to open, pabubukahin. So, pag uminom ka ng vasodilator, bubuka ngayon, ganun mo ganun. Bubuka ngayon yung ugat, pero nandun pa rin yung parang. At dahil nakabuka, mas malayang makakadali yung dugo. Kaso mauubos yung ininom vasodilator. Pag naubos yun, lilate ulit. Within 24 hours. 24 hours lang efficacy niya. So, lilate ulit. Barado na naman. Pag hindi ka uminom, high blood ka ulit. So, ang tendency, iinom ka ulit. Pag uminom ka, bubuka. Liliit, iinom, bubuka. Liliit, iinom, bubuka. Kaya pala maintenance kasi, bubuka. Pangalagi na. Malinaw? What if, tanggalin ko na lang ito. Kailangan mo pa ng pampabuka? Bobo ka pa. Talino ka na. Nag-gets niyo? Don't correct me if I'm wrong. Yes, sir. Yes. Di ba yung tinatawag mong arterial wall? Yeah. So yung sinasabing cholesterol, yun po yung nakapaikot doon sa arterial wall na sinasabing good cholesterol. Dahil sa sinasabing pagkain nga ng anong mga good, oil. Anong good? Ha? Anong good cholesterol? Bad yun. Bad yun? Dumikit eh. Dumikit? Ah, okay. Kaya nga, correct me if I'm wrong. So, I'm correcting. Ah, okay. So, bad sagutin mo ako, I'm stand erected. Erected? Always erected. Yeah. Erect me if I'm wrong. Okay. Okay, I stand erected. Kaya kung gusto niyo ang proper exercise para doon sa pagluwag. Yeah. So, turuan namin kayo. Okay. Sige. Ganyan o kayo. Ganyan. Lahat po tayo, pwesto na maayos. Pupulo maayos. Pati na sa labas. Pati. Para po ma-relax lang ho kayo, para ho yung daloy ng dugo, ito, tuturo ko sa inyo. Ipantay mo muna. Okay. Angat. Okay, tapos po, iaangat nyo, straight lang, straight. And go! Daddy shark, daddy shark, daddy shark. Okay na, magaling na ako. Na-exercise na po. Yeah. May exercise na po kayo. Para doon sa bubuka. Hindi, bubuka. Okay? So may natutunan po? Inuulit pa nila na, ganda yun ah. Ay, sige na. Pwede yan. Okay. Lagpas ako 5 minuto. Okay, so unang pwede nyong gamitin is garlic cloves, okay? At 3 to 4 cloves a day. Pero pag hindi, pwede nyo chop-chopin, isama lagi sa luto. Lahat ng food nyo, ang pinakamasarap na kasama niya, honey.